Ito ho, meron na rin isa pong sumulat sa pahayagan na nagsasabi, ito yung ano rin, kolumnista rin ito. Karaniwan sumusulat ito ng kanyang column sa mga business papers. Sabi niya isa sa mapapaboran nitong Makabayan Block o pinapaboran ng Makabayan Block isa pang Manchurian candidate. Mga kaibigan, ho, bukod pa doon sa isiniwalat ni Senator Antonio Trillanes de Fort na itong Makabayan Block ay hindi inendorso sa isang bayan si B.P. Robredo. Hindi naman kawalan yan, grupong yan. Opportunista lang yan. Mananalo ba yan? Iboboto nyo ba yan? Mga kaibigan, sa totoo lang, walang bilang yan. Bueno, pero babasahin din natin yan. Kaya sabi ni Senator Antonio Trillanes de Fort, pwede ba wag ako ang lokohin nyo. Yun ang ibig sabihin nun. Sabi na nga natin kagabi, di ba? Kagabi sinabi natin, no? Kung ano ang agenda nila. Lagi silang may agenda sa paglahok nila sa halalan. At wala namang makakasundo yan. Kahit sino maupo, yun din ang gagawin nila. Kumbaga, broken record na yan. Kaya nga ayaw natin sa China . Dahil ayaw natin ng komunismo. Sapagkat ang komunismo, ang number one kalaban ng ating mga relihiyong pananampalataya. Ano pa mang relihiyon yan, sapagkat sa komunismo ay ipinagbabawal po, mga kaibigan, ang relihiyon. Nakita ninyo dun sa China, may isang maliit na bayan dun . Ang mga nakatira dun, mga Muslim . May kinukuha mga organs. Hindi sila nakakalabas dun sa lugar nila. Guardyado sila. At pagka meron kang napagbintangan ka, pinaratangan ka ron. O ikakatayin ka na, kukunin yung mga organs mo. Mahal yan . Di ba? Pinagkakapirahan ng China yan. Ganyan ang ginagawa, sinusunog yung mga kwan, yung mga house of worships. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang dami nilang sinasabi sa akin. Puro daw ako expose, imbestigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalaan sa gobyerno, walang magre-reklamo, walang mag-expose ng mga korupt na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tukulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan, ang mulat sa katotohanan, nagre-reklamo, lumalaban sa katiwalaan. Dahil dito, hindi ako nawawala ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yun, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished. Miyerkules po ngayon, kaya tayo naka-pink. Oh, every Wednesday, ipakita natin ang ating tunay na kulay. Huwag kayong mahihiya at huwag kayong mababahala, mga kaibigan, sapagkat yan
ay expression ng ating saloobin na ginagarantsahan sa ilalim ng ating saligang batas. Sabi nga ni Bobby Romulo, kailangan lumantad kayo, di ba? Lumantad kayo. Pati nga panawagan niya sa mga negosyante, di ba? Gumawa kayo ng paraan para, halimbawa, kulayan ninyo ng pink ang inyong mga building. Eh bueno, eto, mag-ingat din kayo ha, sa mga group-group na gagawa kayo niyan, mga group chat. Yung iba dyan, sumasali sa inyo, hindi nyo alam, mga ano yun, infiltrator yun, makikiayon sa inyo, kumukuha lang sa inyo ng impormasyon. Kaya ako humihingi ng tawad at paumanhin dun sa mga hindi ko mai-add kasi po, nag-iingat lang tayo. Ayaw natin sumali sa mga maruruming ganyan na makikipagtalo ka ng sila lang ang kikita. Ha? Di lalabas pa tayong tanga. Si Efren R. Cruz, Buboy Ledama, baka kasi mapasukan tayo eh. Kaya kita nyo dito, black agad, di ba? Wala nang cheche bureche, wala nang kesyo-kesyo. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Sa bayan ko, dito'y makikilala. Ito po, si Percy Lapid. Kaibigan, nagmamahal sa'yo. Maraming salamat at magandang gabi, Francisco Bukwe. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana. Sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Kaibigan, ang bawat kaibigan na